Selfie rito, groupie roon. Internet surf, Facebook, Instagram, at kung ano na pang pwedeng gawin sa mga mobile gadget. Ang mga trend na ito dulot ng teknolohiya, posibleng malaki ang epekto sa ugali at pagkatao, lalo na sa mga kabataan kung hindi magagabayan. Ayon sa parenting expert mula sa Amerika na si Dr. Michelle Borba, sa nakalipas na 30 taon, bumaba raw ng 40% ang pagiging empathetic o pakikiramay ng mga kabataan. Hindi raw maganda ang nagiging resulta nito. Our children are highly focused on looking down as opposed to up, and there goes face-to-face connection. When empathy tanks, stress goes up, hate goes up, racism goes up, bullying goes up, and we're seeing all of those trends across the world starting to escalate. The best news is that empathy can be cultivated. Kasama ang grupo ng volunteer na mga magulang at guro ng Catalyst, ibinahagi sa mga guro at magulang kung paano pwedeng linangin ang empathy at ang papel nito sa tagumpay ng isang tao. Maaari raw simulang ituro ito sa mga simpleng pagbabago sa ating mga tahanan. Importante, especially during family meals, walang gadgets, walang cellphone, dahil kailan pa kayo mag-uusap? Kailan pa tayong magkukumustahan? It's about their opinion of things. I've learned to practice to ask a lot of questions rather than to say things because directing is not necessarily the way to go. Para kay Cecil na 17 taon nang nagtuturo, hindi lang academic excellence ang dapat isulong ng mga guro. Kung ano yung binibigay ko sa mga anak ko, ganun din dun sa mga students ko. Kasi I want them to feel that I am their second mom. Ilan pa sa simple pero epektibong tips ni Dr. Michelle Borba? The first thing is start talking feelings. We read, keep reading books to your children, particularly emotionally charged books. You'll be raising your children to be smart as well as good.